So hello mga kamital, isang magandang araw po muli sa inyong lahat dyan. At dito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito'y tungkol kung paano mag-cutting ng pipe ng kahit anong degree. Okay? So ni-request ito sa atin at hindi ko lang naalala kung sino yung ating requester nito. Kaya nagkaroon po tayo ng time. So gagawin natin ito kung paano mag-cutting ng 45 degree or kahit anong degree sa ating pipe. Okay, so gaya na lang nito mga kametal. Yan. So ito ay 90 degree. So yung cutting natin nito mga kametal is, yung bawat side nito is 45 degree. Kasi 90 degree itong ating ginawa. So yan. Okay, so dito naman, ito yung ating 60 degree. Mamaya, huwag nyo lang i-skip yung video na ito. Paano natin malalaman kung talagang 60 degree ito. Okay? So, disclaimer lang mga kamital. Meron na tayong video nito. Yung ginawa natin is yung malaking pipe naman yon. Siguro mga 4 inch yun or 6 inch. So, itong ating method na ginagamit dito ay magagamit lang natin ito sa mga ganitong kaliit na pipe. Ito ay 48 mm or 178 inches. So, pwede ito sa 2 inches hanggang 4 inches. Pwede pa. So, pero sa 4 inches naman, kung gusto nyo talagang makuha yung accurate na pagmamarkings niya, makuha nyo yung talagang 45 niya. Kasi pagka ginagamitan natin ng method na ganito, medyo alanganin siya. Okay? Sa mga 4 inches above, so meron tayong video niyan, panoorin nyo lang yan. Yan, yung video na yan. Okay? So, parehas lang na yan. Ganito yung ating ginawa dyan. Pero meron tayong ginawang calculation dyan. Okay? So, itong ganito naman mga kametal, halimbawa, gagawa kayo ng mga sarilings. Yan, gusto nyo ganitong mga corner niya. Yan, ganito mga corner. Yan, 60 degree. Napakadali lang nito mga kametal. Promise, madali lang ninyo itong makuha. Kaya, panoorin nyo ng buo ang video na ito para makakuha kayo ng idea kung paano ito gawin. Okay? So, bago natin simulan yan mga kametal, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-notify kayo lagi pag meron tayong mga videos na i-upload. Okay? So, let's go mga kametal. Simulan na natin. So guys, ito yung ating pipe na example natin ngayon. Ika-cutting natin ito ng 45 degree. Ito naman ay ika-cut din natin ito ng kung anong degree yung ating gustong gawin. Pwedeng 60 degree, pwedeng 70 or 80 degree. Dito tayo uuna sa 45 degree. Okay, so yung ating pipe mga kametal ay ang diameter nito is 48 mm. Or sa inches is 178 inches. Okay? So ang gagawin natin ay i-cut natin siya ng 1 cut 45 degree. So gagawin natin ito ng simpleng paraan mga kametal na hindi na tayo gagamit ng kung ano-ano pang mga template. Okay? So simulan natin. Kuhanan muna natin ito ng sentro. Yan. Ito ay 230. So 115 yung ating sentro. Yan. Pagkatapos i-wrap around natin yan mga kametal. Ito yung ating sentro mga kametal. So yung ating outside diameter natin is 48. So i-divide 2 lang natin yan, 24. Okay? So 24 dito, 24 din dito. Okay?
24, 48. So hirap around din natin. Okay, so ito na yung ating sentro. Gagawin natin, hatiin lang natin siya sa apat. Okay, so dito, hatiin natin siya sa apat. Kapag ganito lang maliit mga kamital, ay madali lang natin siyang lagyan ng center line. Pero pag sa mga malalaki naman na tubo na, ay kailangan na nating kuhanin yung kanyang circumference para makuha natin yung saktong division niya kung ilan yung ating gustong hahatiin dito. Okay? So dito maliit lang naman yung ating example. So pwede na nating tansahin yung kanyang sentro. Yan. Bali apat yan mga kamital. Yan. Una. Two. Three. Four. Okay. So apat yan. Kaya yan. Yan. So bali apat yan. O yan. So ngayon, mamarking na naman natin yung kanyang cut line. So ganito lang yung pagmamarking mga kamital. Napakadali lang. Okay, so ipitin lang natin ang gato kung mayroon kayong gato. Kung wala naman, so pwede pa rin ninyong magawa yan kahit na wala kayong gato. Basta steady lang yung inyong pipe para yung pagmamarking ninyo ay stable din. Okay? So itong ating mga markings dito ay importante ito dahil yan yung ating magiging guide. Sa pagmamarking nito mga kamital, kuha lang kayo ng inyong eskwala. Okay? Gaganon ninyo lang para kayong nagmamarking ng magkakating ng gutter. Yung ating gilid nitong ating eskwala, sundan nyo lang yung kanyang straight. Yan, sundan yung kanyang straight niya. Yan, makikita nyo naman, masisilip nyo naman sa gilid. Ayan. Tapos markingan natin. Okay, kita na ito. Dito natin ilalagay yung ating eskwala. At ito namang side na ito, dito natin isisintro yung ating markings. Ayan. Ayan, sundan nyo lang yung itong gilid ng ating eskwala. Makikita nyo yan sa pagsisilip. Okay, so yan na yung straight niya. Tapos balik tarin natin. Okay, so mga kamital, yan na yung ating 45 degree cut. So yan na yung kakatingin natin mga kamital. Yan, sundan natin yung cutting na yan at yan na yung ating 45 degree. Okay, so kakatingin natin. Ayan, 90 degree siya mga kamital. So yung bawat cut natin dito is 45 degree. Okay? So ganyan lang. Kailangan maayos lang yung ating mga markings mga kamital para yung ating pagkakating naman ay maayos din. Okay? So ngayon naman, ito gagawin nating 60 degree. So meron lang tayong kunting calculation, konti lang naman. Okay, so ganun pa rin at mamarkingan pa rin natin ito. Hirap-araw natin
Katapos kuhanin natin yung kanyang 60 degree. Okay, so ito na yung ating sentro mga kametal. Katapos ngayon, kukuha tayo ng 60 degree. So, ang 60 degree, so sa bawat side niyan is 30 degree. So, kagaya nito, 90 degree. Yan, ang bawat side niyan is 45. Ito, ang cut niya. O dito naman, kung gagawa tayo ng 60 degree, so ang bawat side niya is 30 degree. Okay? 48 yung ating outside diameter. So, i-times lang natin yan sa tan of 30 degree. So, yung answer niya is 27.7. So, i-divide natin yan sa 2. So, 13.8. So, round off na natin yan sa 14. Okay? So, i-marking natin. So, 14 dito, 14 din dito, mga kamital. Okay? So, sa bawat side is 14. So, yung ating 14. Dito naman sa kabila is 14 din. Ayan. Okay, so, wrap around natin. Okay, so, na-wrap around na natin at nakuha na rin yung ating mga center line dito. So, kung ano yung ginawa natin dito sa 90 degree, ganun din yung process niya. Okay, so, yung nagkaiba lang ay yung kanyang degree. Okay, 60 degree ito. So, yung ating 60 degree, hinati natin sa 2, divide 2 is 30 degree. Yung bawat side natin. Okay, so 48 times 10 of 30 degree. So, ganyan lang. Okay, so kung dito naman, ganun din yung ating pagmamarkings. Silipin lang natin yung kanyang gilid. Okay, so mamarking nga natin. Okay, so ito na yung marking natin mga kametal. Ayan. Marking nga na natin. Ta kakatingin na natin yan. One cut din. Okay? So pag one cut, magiging itong itsura, pag itikit natin yan, yan na yung kanyang 60 degree. Okay? So kakatingin muna natin. Okay, so ito na yung ating 60 degree mga kametal. Yan, 30 degree. Ito naman ay 30 degree. Pag idikit natin yan, yan ay 60 degree. Okay? So, sa mga nagtatanong, paano natin masisiguro kung ito ay 60 degree? Para malaman natin kung 60 degree ba talaga yan. So, meron tayong maliit na protractor dito kasi wala tayong angle finder. Okay? So, ang gagamitin natin is protractor. Okay? So, ang gagawin natin, gawa tayo ng isang linya dito. So, ito yung kanyang point. So, itong point nito ilalagay natin dito. Yan. Sentro. So, kung makikita nyo yung 60 degree dyan, so, hindi lang natin masyadong maklaro. Yan. Ito. 30, 40, 50, 60. Okay, so yan yung 60 degree. Okay? So dito ilagay natin. So yung kanyang 60 degree. Ayun. So yung 70, 80, 90. So yung ating 50, 40, 30. Okay? So 60 degree yung ating kukuhanin. So linyahin na natin. So, itong angle nito is 60 degree. Yan. So, para mas maganda, itaking muna natin ito para makita natin yung kanyang angle. Okay? Okay, so nataking na natin mga kametal, yung ating pipe dito. So, ito yung ating 90 degree. Ayan. At ito naman yung ating 60 degree.
So wala tayong angle finder dito. So ito na lang yung gagamitin natin. Okay. So yan yung ating 60 degree. Yan yung ating 90 degree. Okay. So dito medyo kulang siya ng konti. Pero pagka ganito mga kametal ay i-trim-trim nyo lang ng konti. Okay? So ganyan talaga yan kasi grinder lang yung ginagamit natin. Wala tayong cut-off machine. Okay? So ganyan lang mga kametal. Kung tayo gagawa ng 80 degree, okay, so kahit anong degree yung kukuha ninyo, 50 degree, 45 degree, or 30 degree. So ganun lang. Kung ano yung inyong outside diameter, itayin nyo lang sa tan. Yung bawat side niya, yun yung ilagay nyo sa tan. Okay? Halimbawa ito, 60 degree. So divide to 30 degree. So ito na yung kinuhanan ko ng tan, 30 degree. So ganyan lang. Okay, so yun lang mga kametal. Napakadali lang gawin yung ating mga pagmamiter ng ating mga elbow ng mga ating mga pipe sa kahit anong degree. Okay, so kung nasundan nyo yung ating mga paliwanag doon, walang imposible na hindi nyo makuha ito kasi napakadali lang nito mga kametal. Yan, napaka basic lang nitong gawin. Okay, so ay nagkaroon po kayo ng idea mga kametal at sana magamit ninyo ito someday kung meron kayong mga project na halimbawa mga relings ng mga kametal, so pwedeng-pwede ito magagamit. Okay, so bago tayo magtatapos mga kametal, shoutout muna natin yung ating mga masugid na mga tagapanood natin. So shoutout sa iyo dyan, NGTV Paka Suhol from Doha, Qatar. So mega shoutout sa iyo dyan, sir, NGTV. At shoutout din dyan kay Arnel Villegas, isang dating OFW. Okay, so sir Arnel, mega shoutout dyan sa iyo. Okay, so bago tayo magtatapos mga kametal, kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. At pakisupport na rin ito mga kametal, channel ng aking asawa si Mrs. Bamski. So bago pa lang yung kanyang channel, so I hope masuportahan nyo rin. Okay, so yun lang mga kametal. Maraming salamat sa iyong pagpanood at mabuhay po kayong lahat. Ingat po kayo lagi dyan and God bless you all. Okay, so bye-bye. We'll be right back.